Magandang umaga po sa bawat isa. Muli ito po ang inyong pastor, Pastor Dennis Orahay, ang lead pastor ng International Bible Church of Manila. At ngayon pong sandaling ito, dadako po tayo sa pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Ito po nakalipas na buwan ay nagbukas po tayo ng panibagong message series. Ang ating pong message series na binuksan at pinag-aralan at pinagbulay-bulayan ay pinamagatan po natin na Build Our Faith message series. Ang purpose po nito at ang goal po nitong pag-aaral na ito ay para po tayo ay patuloy na maunawaan natin ang kahalagahan ng pananampalataya po natin sa Panginoon. At hindi lang po natin maunawaan ang kahalagahan ng pananampalataya sa Panginoon kung hindi po tayo rin po ay mai-practice o mai-apply o ma-exercise po natin yung pananampalataya sa Panginoon. Dahil po mahalaga po iyan para po ang ating pananampalataya sa Panginoon ay patuloy na tumibay at patuloy pong tumatag. At ngayon pong sandaling ito ay dadako po tayo sa ikahuling bahagi o sa ikahuling yugto po ng pag-aaralan natin sa message series na ito. At ang pag-uusapan po natin o ang topic na ating pong pag-aaralan ngayon pong sandaling ito ay pinamagatan ko pong The Great Faith. Kaya po kung meron po tayo mga Bibles, hinihilingan ko po na buksan po natin ang ating pong Bible sa Book of Matthew, chapter 8, reading from verse 5 to verse 10. Book of Matthew, chapter 8, reading from verse 5 to verse 10. Just follow me with your eyes as I read the passage. I'll be reading from the King James Version. Ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. Sabi po diyan, in verse 5, "And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, and saying, Lord, my servant lieth at home, sick of palsy, grievously tormented. And in verse 7, And Jesus saith unto him, I will come and heal him. Verse 8, The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Verse 9, For I am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this man, Go, and he goeth, and to another, Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he doeth it. And in verse 10, When Jesus heard it, he marveled, and said to them that followed, Verily, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. May the Lord be blessed upon the reading of His word. At ngayon po, dako na po tayo sa pag-aaralan po natin. Alright? In the previous study, in this message series na pinag-usapan natin, meron po tayong nakalipas na pinag-aralan ng dalawa pang level ng faith. Una, na nakita po natin unang level ng faith ay natagpuan po natin in Mark chapter 4 from verse 37 to verse 40. Ito, pinag-aralan po natin. Binabalikan lang po natin. Para maunawaan natin yung ibig sabihin ng great faith, maunawaan natin yung iba't ibang level po ng faith ng bawat isang mananampalataya. At sabi dito, yung una pong level ng faith na nakita po natin at nasubpungan po natin sa banal na kasulatan will be found in Mark chapter 4, reading from verse 37 to verse 40. Ito po yung mga disciples na sila po ay kasama ng Panginoon sa bangka, na sila ay tumatawid sa Sea of Galilee, at nung sila ay binayo ng bagyo, ay sila po ay natakot at akala po nila wala pong pakialam sa kanilang Panginoon dahil ang Diyos Anak ay natutulog sa likuran bahagi ng bangka. At ito po, ang level po ng faith dito, mga disciple na ito, ay tinagurian po ng banal na kasulatan na no faith o walang pananampalataya. Bakit po tinagurian ng Bible na walang pananampalataya itong mga disciple na ito? Sa kabila po ng sila ay kasama ng Panginoon sa bawat milagro na ipinamamalas ng Panginoon, sila pa rin po ay natagpuan ng Panginoong Hesukristo na walang pananampalataya dahil sila ay takot na takot sa bagyo at sila ay akala nila walang pakialam ang Panginoon sa kanila. Ay natagpuan sila na walang pananampalataya o walang pagtitiwala sa Panginoon at nakalimutan nila na kasama at kapiling nila ang Panginoon sa kanilang pagtawid sa Sea of Galilee. At kung papansinin po natin sa tagpong ito, may makikita po tayong ginawa ang Panginoon dito to prove yung pong kawalan ng pananampalataya nitong mga disciple na ito. Pinakita po ng Panginoon ang panibagong milagro na ginawa niya. At ang sinabi niya dito, binitawan niya po ang isang salita o ang isang kataga
na sinabi niya, "Peace, be still," and the storm was still. Kumalma ang Sea of Galilee at sila ay nakatawid ng maluwalhati at binalikan ng Panginoon ang mga disciples. Sinabi niya, "You of no faith," sabi niya sa mga disciples. Okay? Sumunod pong bahagi sumunod na uri ng pananampalataya o sumunod na level ng pananampalataya maliban sa walang pananampalataya ay yung little faith. Pinag-usapan po natin ito 2 Sundays ago, if I'm not mistaken. At ang ibig sabihin po nung little faith, ang tawag po dito ay yung worrying faith. Bakit po? In Mark chapter 6, reading from verse 30 to 34, makikita po natin dyan, yung mga Gentiles, tayo pong mga Hintil, ay we are always seeking for food, we are always seeking for clothes, we are always seeking for drink that we can drink, that would quench our thirst. Ay marami po tayong hinahanap. We are seeking for shelter, we are seeking for job. Ang dami nating hinahanap. Pero at ang pagdating din sa pagharap natin ni ito, natagpuan tayo ng Panginoon na ang ating pong pananampalataya ay maliit sa Panginoon. Bakit po? Masama po bang magsaliksik o mag-seek ng mga pangangailangan natin? I think hindi po masama iyon. Pero ang naging dahilan kung bakit tinawag niya itong mga Gentile na ito na little ang o maliit ang pananampalataya ay sapagkat nakita ng Panginoon na itong mga taong ito o yung mga Hintil, tayong mga Hintil ay we worry too much. Kapag ka po tayo ay may mga bagay na mga pangailangan na kukulangan ay hindi po natin makuha, ay tayo po ay nababagabag ng sobra-sobra. At tayo po ay nagwo-worry ng sobra-sobra. Kaya sabi ng Panginoon, ginamit niyang muli ang salita niya. Ang sabi niya sabi ng Panginoon in this passage, sabi niya, "Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you, and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sabi ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa huling bahagi ng verse na ito, ang sabi dito ay, "Do not worry for tomorrow, and let tomorrow worry for itself." Diba, huwag po tayong mabagabag sa kinabukasan. Huwag po nating alalahanin yung kinabukasan at hayaan natin ang kinabukasan umalala sa kanyang sarili. Bakit? Even the birds of the air ay pinapakain nga ng Panginoon. Tayo pa kaya na nilalang ng Panginoon in His image and likeness. Alright? At sabi ito, "Do not worry for tomorrow, let tomorrow worry for itself." 2 types of faith. No faith and little faith. No faith, walang pananampalataya, o no faith at all, little faith, or tinatawag nating worrying faith. The question, is that our faith sa Panginoon? Meron po ba tayo po ba ay natagoryang mga tagasunod ng Panginoon pero walang pananampalataya sa Panginoon, katulad ng mga disciples na kasama ng Panginoon? O tayo po ay mga mananampalataya pero po sa sandaling ito ay tayo po ay madalas pong nababagabag o nagwo-worry o meron tayong maliit na mananampalataya sa Panginoon. Ako po ay naniniwala ng lubusan na ang desire po ng Panginoon sa atin is for us not to have a little faith alone. Ang gusto po ng Panginoon sa atin is for us to have a great faith. At kung mapapansin po natin in Matthew, okay, in Matthew chapter 8, from verse 5 to 10, makikita po natin yung pong pananampalataya po nung centurion. Okay? Bago pa tayo tumuloy-tuloy sa ating pag-aaral, tingnan po muna natin sino po ang centurion o ano po ba ang centurion. Kapag ka sinabi pong centurion, ito po ay tinagurian an army officer o isa pong mataas na opisyal ng kasundaluhan. Okay? At hindi lamang po siya mataas na opisyal ng kasundaluhan, but he is also a Roman, okay? A Roman army officer. Ibig sabihin, hindi po siya Hudyo. So, karamihan po ng mga Romano ay hindi po naniniwala sa Panginoon. Hindi po ba't ang mga bumipersecute nga sa Panginoon ay walang iba kundi mga Romano? Hindi po ba't ang mga nagpersecute ng karamihang Kristiyano ay mga Romano? Pero kung papansinin po natin sa pagkakataon na ito, ito pong centurion na ito, ito pong Roman army officer na ito, which is not a Jew, ay nagkaroon at natagpuan ng Panginoon na merong malaki o merong tinatawag nating great faith sa Panginoon. Bakit po? Una po, tingnan po natin yung background ng pag-aaral po na ito. Bago po natin pag-usapan, dalawang bagay pong pag-uusapan natin. Una, gusto po natin tingnan kung ano po yung karakter ng centurion. Kung bakit po siya nasabihan na meron po siyang malawak
o may meron po, masasabi po natin na meron siyang great faith sa Panginoon. Pangalawa, makita po natin kung paano ipinakita ng centurion yung great faith niya in Jesus Christ. So una, as a background of this study, tingnan po natin kung ano po ba yung tingnan po natin kung ano po yung ginawa ng centurion, kung bakit siya nakitaan ng Panginoon ng great faith sa kanya o sa Panginoon. Una, the character of the centurion is this. This is what happened. Yung centurion ay meron po siyang alipin. Okay? Meron siyang tagasunod. At sa pagkakataon pong ito ay sa verse 5, sabi ito, and when Jesus was entered into Capernaum, pagdating ng Panginoon sa Capernaum, ay mayroon pong lumapit sa kanyang isang centurion o isang Roman army officer. At sinabi dito, and beseeching him and saying, Lord, my servant lieth at home sick with palsy, grievously tormented. Meron siyang alipin yung centurion na ito, at ito po ay may palsy, may sakit, at siya ay talagang nagdurusa sa kanyang karamdaman. So makikita po natin, una pong ginawa ng centurion dito, he seek help from the Lord. Lumapit siya sa Panginoon. Nung nalaman niya na ang Panginoong Hesukristo ay nasa Capernaum, pinuntahan niya, sinadya niya ang Panginoon dito, at lumapit siya dito for help. Humingi siya dito ng tulong. Yung totoo, sa katunayan, centurion is a Roman officer. A Roman officer, since an officer, sigurado ako, magandang katatayuan sa buhay nito. Dahil kung hindi magandang katatayuan sa buhay nito, malamang wala siyang alipin. Hindi po ba? At sa katatayuan ng buhay nito, maaaring pumunta siya sa iba't ibang mga ekspertong doktor during that time. Okay? Pero hindi po yun ang ginawa ng centurion. Ang ginawa ng centurion, imbis na pumunta sa ibang mga doktor na po pwede niyang lapitan, ibang mga eksperto na po pwede niyang lapitan, ang ginawa niya ay lumapit siya sa Panginoong Hesukristo at dun siya humingi ng tulong. He seek help from the Lord. Hindi lamang po siya humingi ng tulong sa Panginoon. Sa mga sumunod na bahagi, ang sabi ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon sa pagkakataong ito. Dito po makikita natin ang Panginoon ay hindi po namimili kung sino ang kanyang tutulungan, at hindi po namimili ang Panginoon kung sino ang mga taong pagpe-performan niya ng milagro sa buhay na ito. Hindi po siya namimili. Kasi even itong Roman ito, bakit po? Ang sabi sa Matthew chapter 8 verse 7, and Jesus said unto him, I will come and heal him. Isipin niyo po, sa kabila na alam niya na itong tao na ito ay Romano, at sa kabila na alam niya itong mga tao ito ay nagpe-persecute ng mga mananampalataya ni Kristo, ang ginawa niya, sabi niya, pupunta ako sa tahanan mo at pagagalingin ko ang alipin mo. Pero ang sabi, sumunod na bahagi dito, in verse 8, ang sabi dito ng centurion, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only and my servant shall be healed. Makikita po natin, yung centurion, he seek help from the Lord. At sa sumunod na bahagi, yung centurion, he show humbleness before the presence of the Lord. O he show humbleness before the Lord. Ipinakita niya, nagpakumbaba sa Panginoon, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat para puntahan niyo po ang aking tahanan. Hindi po ako karapat-dapat para ako po ay sadyain niyo at ang aking alipin ay sadyain niyo. Ipinakita niya dito yung kababahang loob sa Panginoon. Kaya ang sabi niya dito, kapansin dito, hindi niya sinabi ng centurion na, Jesus, I am not worthy. O hindi worthy na pumunta ka sa aking tahanan. Ang sabi niya dito ay Lord, which means Lord, okay? Ang kahulugan ng Lord, Master, ibig sabihin nun. Aking Diyos ang ibig sabihin nun. Kung mapansin natin, hindi po ba itong centurion na ito ay Romano? Pero ang tawag niya sa ating Panginoong Hesukristo ay Lord. Ipinakita niya yung pagpapakumbaba niya sa Panginoon. At hindi lamang ipinakita ng centurion dito yung kanyang humbleness before the Lord. He surely honor the Lord. Bakit? Sinabi niya, Lord! Ipinakita niya at sinabi niya sa Panginoon na ikaw ang aking master. Ako ay naniniwala sa iyo. Ako ay sumusunod sa iyo. Ako ay willing na sumunod sa iyo. Ipinakita dito ng centurion ang kanyang pag-honor sa Panginoon.
At ito po ang pag-uusapan natin, ang pinakamagandang pag-uusapan natin ngayon. And I guess and I hope na bawat isa sa atin ay namnamin natin itong bahagi na ito. Bakit? Kasi naniniwala po ako na ang gusto ng Panginoon, hindi lamang po tayo mga mananampalataya magkaroon ng maliit na pananampalataya sa Panginoon, kundi lumawak ang ating pananampalataya sa Panginoon. Mas tumibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya titingnan po natin dito, ano po ba ang ginawa ng centurion at kung bakit siya sinabi ng Panginoon na meron siyang great faith. How did the centurion or how the centurion show his great faith in Jesus Christ? At tatlong bagay po na makikita po natin. At sa pagkakataon pong ito, balikan natin ng konti yung iba't ibang level ng faith. No faith, little faith. Nung no faith, sa walang pananampalataya, nakita natin na pinatunayan ng Panginoon sa mga disciple na sila ay dapat manampalataya sa Panginoon. Anong ginamit ng Panginoon? Ang ginamit ng Panginoon to calm the storm ay wala pong iba kundi ang kanyang banal na salita. Alright? Sumunod po sa little faith, yung maliit na pananampalataya o worrying faith. Ano sabi ng Panginoon? Ang ginamit pa rin ng Panginoon ay wala pong iba kundi ang salita niya. Ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Those are words that comes out of the mouth of God. At ang sabi pa ng Panginoon, ang ginamit pa niyang salita sa mga anak niya, sa mga hintil, ang sabi niya dito, ang sabi ng Diyos anak, sabi niya, do not worry for tomorrow and let tomorrow worry for itself. Dito po, makikita po natin na sa lahat ng pagkakataon ng ating journey sa ating pananampalataya sa Panginoon, lagi po niyang ginagamit ang kanya pong salita. Even kung babalik po tayo sa history ng Bible, even in the early ages or in the early stage of the Bible, even in the Old Testament, even in the book of Genesis, makikita natin na ang ginawa ng Panginoon nung lalangin niya ang langit at lupa, nung lalangin niya lahat ng makikita natin, ang ginamit niya ay wala pong iba kundi ang kanyang banal na salita. Kaya po kung papansinin po natin ano ang ginawa ng centurion o anong ipinakita ng centurion yun sa Panginoon kung bakit siya sinabihan ng Panginoon na siya ay mayroong great faith sa kanya. Unang bagay na makikita natin dito. Ang sabi dito, sabi sa verse 8, ito yung pinakahuling bahagi ng verse 8. Ang sabi diyan, sabi niya, but speak the word only and my servant shall be healed. Diba? Sa sobrang pagpapakumbaba noong centurion, sa sobrang pag-honor ng centurion sa pagka-Diyos ng Adiyos anak. Sabi niya, O Panginoon, hindi po karapat-dapat ako para puntahan niyo pa o puntahan niyo po ako. Naniniwala po ako at sinasabi niya dito, nananampalataya po ako na gamitin niyo lang po ang iyong salita kahit hindi po mismo sa lugar namin o sa presensya ng aking servant na merong karamdaman. Alam ko po na kaya niyong pagalingin ang aking servant. Sabi niya, speak the word only. Bitawan mo lang po, Panginoon, ang iyong salita. At ang alam ko po, ang akin pong alipin ay kayang gumaling at sigurado pong gagaling. Ano po ang ipinamalas ng centurion dito? Tatlong bahagi po na pinaniwalaan at pinanampalatayan ng centurion dito kung bakit siya nagkaroon ng great faith at kung bakit namalas na siya ay tinagurian ng Panginoon na may great faith sa kanya. Una, he believed that God's word is pure. Naniwala po yung centurion na yung salita po na lumalabas sa bibig ng Panginoon ay puro. Naniwala po yung centurion na bawat lumalabas sa bibig ng Panginoon ay wala pong blemish. Naniniwala po siya na yung pong lumalabas na salita sa bibig ng Panginoon that would bring encouragement to people. Naniniwala siya na yung lumalabas sa bibig ng Panginoon, yung po ay talagang sabihin natin as pure as white as snow. Napaka puro. Okay? Para pong ginto 'yan eh. Para masabi natin purong-puro ang ginto, sabihin natin imine-measure yan sa magitan ng karat, di po ba? Pagka sinabi po natin na pagka ang ginto ay talagang puro, alam mo, napakalambot po niyan. Alright? Hindi lamang po doon. Marami pong puro. Kapag ka po ang suka ay puro. Di ba? At ngayon, ang dami na po kasi mga suka, mga synthetic eh. Pag sinasama sa'yo, may asin pero hindi ganun ang kamandag eh. Pero pag sinasama ang suka, talagang puro yan. Pag sinasama mo ng kahit ano yan, talaga naman yung asin yan. Talagang mapapakurap ka talaga sa asin eh. Di ba? Ganun din ang salita ng Diyos.
talagang alam mo dahil puro ang salita ng Diyos. Alam mo na may mangyayari kapag ka nagbitaw ang Panginoon ng salita. Alam mo na kapag nagbitaw ang Panginoon at naunawaan ng centurion na kapag ka nagbitaw ang Panginoon ng salita niya, alam niya na mararamdaman ng kanyang servant yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lamang po ng centurion, he believes that God's word is pure. He also believed that God's word is perfect. Naniwala po yung centurion na yung salita ng Diyos ay perfect. Kaya po ang ginawa ng centurion, so lumapit siya. Hindi nga po siya lumapit sa doktor para humingi ng kagalingan para sa karamdaman ng kanyang alipin. Lumapit siya sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Because he firmly believed that God's word or the word that would come out of the mouth of God would actually heal his servant because the word of God is perfect. At pinakahuling bahagi na ipinakita ng centurion dito ay pinanampalataya ng centurion dito at ipinamalas ng centurion dito sa Panginoon ang kanyang matinding pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. He doesn't only believe that God's word is pure. He doesn't only believe that God's word is perfect. He also believes that God's word is powerful. Alam niya na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Na alam niya na yung salita ng Diyos, sobrang kapangyarihan ito, pag binitawan ito ng Panginoon, kayang mag-emanate ng presence at ng kapangyarihan ng Panginoon dun sa kanyang servant na may karamdaman. At kung papansinin po natin, itong mga bagay na ito na ipinakita ng centurion, ang sabi ng Panginoon sa verse 10, when Jesus heard it, he marveled. Ibig sabihin ng Panginoon, he was amazed. Sobrang nagalak ang Panginoon sa nakita niyang pananampalataya sa centurion. At yun po ang gusto ng Panginoon na makita sa atin, na tayong mga mananampalataya ay makitaan ng Panginoon na katulad ng centurion na merong matibay ng pananampalataya sa Panginoon, na tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos ay pure, na tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos ay perfect at walang anumang bahid ng kadumihan o walang bahid ng anumang kamalian. At katulad ng centurion, he believes that God's word is powerful, na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya nung nakita po ng Panginoon ito doon sa karakter ng centurion, ay na marveled ang Panginoon. The Lord Jesus Christ was amazed doon sa nakita dito. Nasabi ito, sinabi niya, humarap siya doon sa mga servants, yung mga followers itong centurion na ito, nung Roman officer na ito. Sabi niya dito, verily I say unto you, I have not found no great faith. No, not in Israel. Sobrang tindi ng pagka-amaze ng Panginoon. Sabi niya, wala akong nakitaan ng ganito katinding pananampalataya. Wala akong nakitaan ng ganito kalaking pananampalataya. Not even in Israel. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ito po yung pinakamagandang bahagi. And God, after God recognizes the great faith of this centurion, after God was amazed with the great faith of this centurion, after Jesus Christ was amazed and marveled by the great faith of this centurion, ito po ang pinakamagandang naging resulta. Sabi sa verse 13, ang sabi po diyan, and Jesus said unto the centurion, go thy way, and thou wast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the self same hour. Ulitin ko po, sabi dito, and Jesus said unto the centurion, go thy way as thou wast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the self same hour. Sa sobra pong pananampalataya ng centurion, sabi ng Panginoon Hesukristo sa kanya, dahil ikaw ay nanampalataya, dahil ikaw ay naniniwala, yung hinihiling mo, let it be done unto you. At noong oras na yon, hindi pumunta o hindi kinailangan pumunta ng Panginoong Hesukristo sa bahay ng centurion, because on that very same hour na binitawan ng Panginoon ang kanyang salita, ang servant ng centurion na ito ay gumaling.
Mga kaibigan at mga kapatid, as I end this message, as I conclude this message, sana po, as I conclude this message series, sana po tayo mga mananampalataya ay nahamon na mula sa walang pananampalataya sa Panginoon hanggang sa tayo ay magkaroon ng maliit na pananampalataya sa Panginoon, na tayo ay nag-worry pa rin sa kabila ng mga nangyayari sa atin, sa kabila ng alam natin kasama natin ang Panginoon, we still worry. Ang gusto ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo ng matibay at malawak at matatag na pananampalataya katulad ng centurion. Bakit? Kasi naniniwala tayo na sobrang kapangyarihan ng Panginoon, sobrang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Maaaring ang Diyos anak, hindi natin siya nakikita ngayon. Maaaring ang Diyos, hindi siya natin nakikita kanyang presensya sa sandaling ito. Pero naniniwala tayo at nananampalataya tayo sa Panginoon dahil sa salitang kanyang binitawan, na ang salita niya ay pure, ang salita niya ay perfect, at ang salita niya ay powerful. At kapag ka tayo na mananampalataya katulad ng centurion, anuman ang ating ihihingi sa Panginoon, anuman ang ating hinihiling sa Panginoon sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya, ang bibitawan ng Panginoon sa atin, because of our faith it will be done unto you. Sana po tayo po maging ganoon ang pananampalataya sa Panginoon. Sana po naging hamon at naging challenge po sa atin itong salita po ng Diyos ngayon pong sandaling ito, na tayo ay magkaroon ng great faith sa Panginoon. Sana po ay napagpala po tayo ng salita po ng Diyos. Sana po tayo ay nahamon at sana po ay tayo ay patuloy na tumatag ang ating pananampalataya after hearing the message of the Lord ngayon pong sandaling ito. Muli, ito po ang inyong pastor, Pastor Dennis Orahay, ang lead pastor ng International Bible Church of Manila, nagsasabi sa inyo, stay safe, stay healthy, and stay blessed in the presence of God.